Magandang araw po. Weather update po muna tayo ngayong araw ng Biyernes Santo, April 15, 2022. At kaunting trivia para sa bagyong Bashang. Ang bagyong Malakas o ang dating bagyong Bashang ay nasa labas na ngayon ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngunit alam niyo po ba na ang bagyong Malakas o ang dating bagyong Bashang ay naging pinakamalaking tropical cyclone sa Western Pacific Basin na nabuo para sa buwan ng Abril na naitalang kasaysayan dahil umabot lang naman ang gale wind diameter nito sa 1,250 km. At kung ikukumpara sa dating Super Typhoon Yolanda na may international name na Typhoon Haiyan, meron lamang itong diameter na 800 km. At kung ikukumpara naman sa Super Typhoon Ferdy na may international name na Mirante, ay meron lamang itong diameter na 1,200 km. At buti na lamang ay hindi ito naglandfall sa ating bansa. Sa kasalukuyan ay wala naman tayong binabantayan o minomonitor na sama ng panahon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala din pong nakataas na gale warning sa baybayin ng ating karagatan. Ngayong araw nga ay makakaranas ng mas mahabang panahon o oras ng mainit na panahon ang mga taga-Eastern Visayas. At meron lamang mga paminsan-minsan na buhos ng mga ulan, dala pa rin ang mga isolated at localized thunderstorm. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw dito sa Luzon area, patuloy pa rin ang maliwalas na panahon na may kasamang isolated rain shower or thunderstorm. Ngunit may kainitan sa Luzon area kaya iba yung paghahanda sa mga lalabas ngayong araw. Samantala, sa Kabisayan at Mindanao area, patuloy na ang maliwalas na panahon maliban na lamang sa mga isolated at localized thunderstorm na ito lamang ang magdudulot ng mga panandaliang pag-ulan dyan sa may Visayas at Mindanao area. So yun lamang po para sa lagay ng panahon ngayong araw. Keep safe everyone!